Are you ready to praise the Lord? Amen. Let's sing. Thank you, God. Hallelujah. Thank you.
Nakita natin kung ano yung paglikha ng Diyos sa tao na kung saan ay nilikha tayo ng Diyos na galing sa putik at binigyan tayo ng pinaka-espesyal na buhay. Ito yung nung hiningaan tayo ng Diyos sa ilong, pumasok sa atin ang Espiritu Santo niya, kaya ang tao ay binigyan ng Diyos ng Espiritu para magkaroon ng buhay. Kaya naman, mga bata na ng Diyos, huwag natin kalilimutan na nung kasama natin papalagi ang Diyos, kaya ni Adan at ni Eva, sila ay naging masaya at lahat ng kailangan nila nandoon na. Pati nga ang hayop gaya ng dinosaurs, ng crocodiles, ng leon ay maamo at sumusunod sila sa atin dahil hindi lamang natin kasama ang Diyos, kundi binigyan din tayo ng power na pamahalaan ang lahat ng mga hayop, isda, ibon, pati na ang mga puno. Kaya naman, kung ating malalaman na kapag kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit, hindi na tayo magkakaroon ng problema, hindi na tayo magkakaroon ng sakit, at lalong-lalo na, palagi tayong may buhay na masaya, maganda at hindi tayo mamamatay. Pero yaon lamang na may dumating isang napakalaking problema. Noong sinabi ng Diyos na makakain nyo ang lahat, Adan at ni Eva, ang lahat ng prutas dito sa lamanan ng Eden, pero huwag lamang yung puno na nasa gitna na ang bunga nito ay nagbibigay ng kalaman ng mabuti na masama. Sapagkat kung kakanin nyo ito, kayo mamamatay. Ano ang nangyari? Nakain nila Adan at ni Eva ang prutas na pinagbabawal ng Diyos dahil yung espiritu ni Satanas ay pumasok sa ahas para tuksohin sila na magkasala sa Diyos. Kaya naman, nung nagkasala si Adan at si Eva, anong nangyari? Umalis yung espiritu ng Diyos sa kanila at ang pumalit ay ang espiritu ni Satanas. Kaya wala na ngayon yung espiritu ni Satanas sa ahas, kundi pumunta sa loob ng puso nila Adan at ni Eva. Kaya naman, nung sila na ay naging anak ni Satanas, dahil pumasok na ang espiritu ni Satanas sa kanilang puso, hindi na sila ngayon makakalapit sa Diyos dahil sa may kasalanan sila na humaharang. Kapag sila'y lumapit sa Diyos, sila ay hindi makakapunta, kundi mahulog sila sa dagat-dagat ang apoy sa impyerno. Kaya ang nangyari sa mga tao, dahil pumasok ng Espiritu ni Satanas sa mga tao, naging isa silang makasalanan, gaya ng pag-iinom ng alak.
pagsasabo, pagsisinungaling, pagsagot sa mga magulang, nandun na rin na yung pumatay, magpakamatay, manigarilyo, at higit sa lahat, yung magsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginagawa ng isang matandang lalaking ito na kung saan ay gumawa sila ng ribulto na gawa sa kahoy o bato para ano, sambay nila na hindi nila alam ang nasa loob ng ribultong ito ay walang iba kundi si Satanas. Kaya itong ribultong ito na hindi naman si Mama Mary o si Jesus ay nagkakaroon ng power na ano, minsan may luluha na dugo sa mata, minsan nagsasalita o kay naglalakad. Dahil sino yung nasa loob ng katawan ng ribultong ito? Hindi si Mama Mary o si Jesus, kundi si Satanas. Kaya naman lahat ng tao sa mundong ito ay nasa loob na ng kanilang puso si Satan na nagbibigay sa kanila ng kasamaan. At bandang uli kapag nagpatuloy sila na namuhay na kasama ang espiritu ni Satanas sa kanila, anong mangyayari? Pagdating ng uling araw, parusan sila ng Diyos kasama si Satanas at ang mga tao na tinanggap si Satanas sa puso nila bilang ama at anak ng Diyos, sa impyerno sila pupunta at doon ay mamamatay sila ng labis-labis na kahirapan. Dahil hindi mamamatay yung apoy, pero sila, sobra sila naghihirap doon sa apoy ng impyerno. Gusto ba ng Diyos yun na mapunta tayo sa impyerno? Hindi dapat! Kaya naman pumunta dito si Jesus Christ para lutasin yung problema natin na hindi natin kayang malutas. Ito ay si Satanas ang dahilan kung bakit tayo napahiwalay sa Diyos na tayo ngayon ay naging makasalanan, na walang iba nagkatalo kay Satanas kundi si Jesus, dahil si Jesus ay 100% na siya ay Diyos at nagkatawan siya ng tao para labanan si Satanas at bigyan tayo ng kapangyarihan na palayasin si Satan. Na ang dapat lang gawin ay tanggapin si Lord Jesus sa ating puso, at anong mangyari? Papasok si Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit sa ating puso at yung katawan na natin ngayon ay magiging templo ng Diyos. Kaya naman kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, lalabas si Satan sa ating puso, ang papalit ay ang Holy Spirit ni Jesus Christ. At kapag pumasok ng Holy Spirit ni Jesus Christ sa ating puso dahil tinanggap natin siya bilang pagkapagligtas, ano mangyari? Yung katawan natin ay magiging templo ng Diyos. Kaya naman, kapag tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating puso at naninirahan na ng Holy Spirit, hindi na niya hayaan na yung ating katawan ay magkakaroon pa tayo ng sakit, o kaya ay ituturo sa atin ng Holy Spirit na huwag nating susugatan, huwag tayong magpapatato, hindi tayo inom ng alak, o magsasabo, o kay magdudruga, o kaya hindi na tayo gagawa ng kasalanan dahil yung katawan natin gagamitin ng Holy Spirit ni Jesus Christ na gumawa ng mabuti, gaya ng sumunod sa magulang, at mag-pray, magsimba, at mag-share ng gospel. Igit sa lahat mga bata na ng Diyos. Diba? May mga tao na namatay na ng mga anak ng Diyos dahil tinanggap nila si Jesus Christ. Pero pagdating ni Lord Jesus Christ, makikita natin siya kasamang mga anghel na nasa langit na tatawagin tayo na lahat ng mga namatay sa simenteryo ng mga anak ng Diyos at yung mga nabubuhay na tao na gaya natin na anak ng Diyos na nasa ating puso si Jesus Christ, tatawagin tayo ni Lord Jesus Christ doon sa langit at papalitan niya yung ating katawan na ano? Katawang panglangit. Na ang katawang panglangit na ipapalit sa atin ni Lord Jesus Christ ay hindi na gaya ng ating katawan na ano? Kailangan pang kumain dahil nagugutom. Kailangan pang uminom dahil nauuaw. Kailangan pang uminom ng gamit dahil may sakit. Kailangan pa tayo na magkaroon ng pagkain para mabuhay. Hindi na kailangan yun. Bakit? Kasi ang katawang panglangit na ibibigay sa atin o ipapalit sa atin ni Lord Jesus Christ ay katawang panglangit na ano? Na hindi na magugutom, hindi na magkakasakit, hindi na makakaramdam ng pagod o kamatayan, dahil pagpasok natin sa karin ng Diyos sa langit, lahat tayo ay magiging isa na prinsipe at prinsesa. Kaya pagpunta natin
sister at yung papa natin dito sa lupa, pagkat nakita natin doon sa langit, tawag na natin sa kanya ay brother. Pati ang lolo at lola, pati ang kuya at ate at ang ating mga kapatid, lahat tayo pagpunta natin sa langit, ang tawagan na lang natin ay brother and sister. Na kung saan ay doon tayo titira ng habang buhay na masayang masaya dahil hindi na tayo nagugutom, napapagod, nagkakasakit at hindi na tayo mamamatay. Dahil yung katawan natin ay ginawa ng katawang panglangit. Kaya mga bata anak ng Diyos, tatandaan ninyo palagi na nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ sa ating puso, pumasok ang Holy Spirit sa ating puso at yung katawan natin tinawag na templo ng Diyos. Kaya sabi nga natin, ako ay templo ng Diyos. Amen! At sabi natin ng sabay-sabay, ako anak ng Diyos, pwede ko. Ako anak ng Diyos. Mga bata anak ng Diyos, huwag niyong kalilimutan na pagdating ni Lord Jesus Christ, sa pagbabalik niya, yung katawan natin, papalitan niya ng katawang panglangit at doon ay dadali niya tayo sa langit na hindi na tayo magugutom, mauuaw, magkakasakit, umahirapan at hindi na mamatay, kundi habang buhay tayo doon na magiging masaya na hindi na tayo mamumroblema, mahirapan, magkakasakit at mamamatay dahil may buhay na walang hanggan na tayo. Amin ba mga bata na ng Diyos? Kaya naman tayo pumikit at manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po na kami po ay iniligtas mo sa kamay ni Satanas. Lord Jesus, maraming salamat po na pumasok ka po sa aming puso dahil tinanggap ka namin bilang paitangapagligtas. Kaya naman, ang aming katawan ay templo na ng Diyos na tutulungan mo ang banal na Espiritu kami na ang aming katawan ay magamit sa kabutihan at paggawa ng mabuti sa kapwa. Gaya ng pag-aalaga sa aming katawan, hindi namin sasaktan, hindi namin gugutumin, hindi namin ito tatatuan o susulatan na tigit sa lahat. Lagi namin ang katawan namin ay gagamitin namin na maglingkod sa inyo gaya ng paggawa ng mabuti, pagsimba at pagtulong sa kapwa at pagsishare ng gospel. At pagdating ng araw na kapag ikaw ay babalik na dito sa mundo, yung katawan namin ito ay papalitan mo ng katawang langit na hindi na kami magugutom, mauuwa, mahirapan, magkakasakit at hindi na mamamatay, kundi kami na ngayon ay gagawin mo na maging katawang panglangit na mabuhay na walang hanggan sa inyong karinang Diyos sa langit. Salamat po Lord Jesus, itong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Nabless ba kayo sa lamang tingnan ninyo? Nasalita ng Diyos mga bata? Amen! Kung gano'n, magbigay naman tayo ng ating pagpapasalamat sa Diyos ang offering. It's in, magbigay tayo. Thank you.
salamat po sa binigay niyo sa amin sa salita ng Diyos na mapaghawakan namin ang iyong mga pangako. Lord, gamitin niyo po yung buhay namin na maging isa kami instrumento, may bahagi ang gospel sa aming mga magulang, mga kapatid, sa aming mga kaibigan at sa aming kami makunta, kami po ay magiging saksi. At ito po ang aming dalangin. Jesus, name we pray. Amen.